Kahit sa modernong panahon, patuloy pa rin nakikipaglaro ang mga kampo ng kadiliman sa mundo ng mortal. Patunay dyan ang isang CCTV footage na usap-usapan ngayon online. Dahil ang mga bagay, huli sa kamera na gumagalaw. Mayroon pang insidente ng pagpapakita umano sa mga batang babae ng elemento sa kabilang buhay. May bakas din ang mga dugo na tumambad sa mga residente ng isang bahay paupahan sa Compostela, Cebu. Ang salarin, isang yumaong lalaki daw na makasalanan. Posible bang lamunin ang kampo ni Satanas ang espiritu ng taong iyon? Ang buong kwento ng kababalaghan sa tinuguriang agta, tuklasin natin sa kilabot ng lalaking itim. Walang tao, wala ring hayop, pero ang upuang ito gumalaw ng mag-isa. Biglang natumba at parang may humihila pa. Pagmasdan din ang sahig, may mga tulo ng dugo. Lahat yan nakuha sa CCTV footage sa isang bahay paupahan na ito. Sa tahimik na baryo sa Compostela, Cebu. Nakuha na ng nakakakilabot na viral video. Ako po si James na nakatira po dito sa paupahan. Almost 1 year na kami dito. May paminsan-minsan kami nararamdaman na kakaiba. May nakita rin mga dugo, pati na rin sa loob sa may kusina. May mga patak ng dugo, pati sa may pintuan. Yun, may mga bagay na gumagalaw na hindi namin alam kung ano ang gumalaw noon. Maliban sa mga nakitang tulo ng dugo at paggalaw ng kanilang gamit sa labas ng bahay, may nagpapakita rin umano sa anak nilang babae. Daddy's not here. Sa isang cellphone video, kitang-kita na takot ang kanilang anak. May itinuturo pang kung ano sa labas ng kanilang bahay. Matakbo siya dun sa kwarto. Parang ayaw niyang tumingin sa may pintuan. Tapos na, yung time na lumabas kami dito, pupunta kami ng tindahan, ayaw niyang lumabas dun sa may gate, dyan lang siya sa may unahan. Kasi para siguro may nakikita siyang hindi niya alam. Ako personal na nakakita ng mga dugo. Pagpasyahan din namin niya, ipunta lang yung bata dun sa Bohol. Dahil bago sa lugar ang pamilya ni James, wala itong mapagtanungan kung bakit nababalot ba ng kababalaghan ang kanilang tinitirhan. Para malaman kung ano ang nasa likod ng misteryo at hiwagang nangyayari sa paupahan, tinanong namin ang isa sa kanyang mga kapitbahay. Ako po si Annabel Gistupa Velasco. Dati ang nagmamayari dito sa aking tinitirhan sa ngayon, yung mga lula at lulo ko. Nagulat si Annabel nang malaman niya na may nagpapakita rin sa anak ni James. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed. Dahil maging ang anak niyang dalaga, naranasan na rin ang makapanindig balahibong senaryo na ito. Nag-collapse siya sa terrace namin. Ma! Tinanong ko, ano nakita mo? Sabi niya, Ma, may nakita ako. Ang nagpakita sa kanyang dalagita, tugma sa paglalarawan ni James na nakita ng kanyang batang anak, isang itim na lalaki o tinatawag nilang agta. Sabi ko, ang dami pa nilang bata dyan, I hope na hindi yan paglalaroan. Ang agta o itim na lalaki, isang kakaibang nilalang sa Bisaya na pinapaniwala ang tumitira sa puno, bangin at mga bahay na walang nakatira. Simple lang.
para lang silang mga palaboy sa puno ng kanilang tinatambayan at nag-aantay ng pagtitirpan. Sinasabi sa alamat na sila'y mga outcast o taksil. Ang pamangkin ni Annabelle na si Ivani ang may pinakanakapangingilabot na karanasan sa agta. Dalaga pa lang daw si Ivani ay nagpaparamdam na ang itim na lalaki. Hanggang sa siya'y magbuntis sa kanyang anak, hindi daw siya nilulubayan. Nakita niya na may tao talagang may balahibo na itong pati ang bata, yung eldest niya. Hanggang naisilang ni Raus ni Ivani yung pangalawa niyang anak, nakita niya sa mukha sa bata, may balahibo. Maging ang anak ni Ivani na babae, pinapakitaan rin ng lalaking itim. Hanggang ngayon, ang bata ay takot na takot. Tapos nagtuturo naman ng kusina, Mama, andyan na naman yung monster. Kaya nga si Ivani hanggang ngayon, hindi na lumipat na ng ibang lugar. Nagka-coincide. Ang karanasan namin, tapos ang nakita namin at nakita ni Ivani at nakita din nila, yun din ang nakita namin. Upuan na gumagalaw nang wala namang taong nakikitang nagpapagalaw nito. Pero ang sinasabi nila na nagpapagalaw sa upuan sa video na ito ay tinatawag nilang agta. Bakit nga ba ito nang gagambala sa mga babae sa Compostela sa Cebu? May mga basihan ba ang mga karanasang ito na dapat ikabahala ng mga residente doon? Ang ganitong pangitain hindi na daw bago sa mga Cebuano. May dahilan daw kung bakit nagkakaroon ng ganitong kampon ng kadiliman sa lugar na iyon. Ang buong detalye at imbestigasyon sa agta, malalaman nyo na sa pagbabalik ng Kaba, Kutob, Kilabot, ang Rated Corina Undas Special. Gumagalaw na upuan, tulo ng dugo, pagpapakita ng itim na tao sa mga batang babae. Yan ang mga nakapangingilabot na karanasan na hindi halos maipaliwanag ng mga Cebuano sa Compostela, Cebu. Bakit nga ba ginagambala ng isang agta ang mga residente doon? Kwento ni Annabelle. May isang lalaki noon sa kanilang lugar na sinasabing... Saan ba mga magulang mo? Isang pedopilya. Sabi ng mga pinsan ko at lolo ko, kasi yung lupa na nabili namin, dati may babuyan ng pinsan ko. Tapos may nakatayong kubo na maliit. Diyan daw nakatira si Ago. Tapos tinanong ko kung sinong Ago. Ago, halika dito! Sabi nila, dati raw yung nabilanggo, tapos bagong laya. Kaya ano bang kaso niya? Nangre-rape. Tapos namatay si Ago dahil sa katandaan niya, diyan lang sa loob ng kubo. Simula ng bawian ng buhay si Ago, doon na daw nagsimula ang mga kakatuwang pangitain ng agta. Ang ilan sinasabi pang si Ago ang naging itim na lalaki. Ma! Ma! Yung si Ago, dati yun ang ano ko, nasa isip ko na baka yung kaluluwa niya kasi dyan sa namatay sa kubo. Lahat ng mga namatay na may puot, galit, walang pagsisisi, kahit anuman at nagmulto, ay magmimistulang mga demonyo dito sa lupa. Habang ginagawa namin ang kwentong ito, hindi namin inaasahan na magpaparamdam ang sinasabing itim na lalaki. Nagkukwentuhan noon ng magkakapitbahay sa compound nang biglang may bumato ng lato-lato mula sa bubungan. Nagulat sila dahil ang tali ng lato-lato may dugo. Fresh pa ang blood. Fresh pa talaga yung blood niya. Pag sabi lang ng lato-lato ni ate,
may lumilipad na lato-lato papunta sa kamay ng tito ko. So, pag nakipag, sabi niya tito na ibigay sa kanya, meron kami nakitang dugo. Dugo talaga. Natakot na nun kami. Pwede po ba namin masilip? Ah, sige po. Masak lang po kayo. Adrian, ikaw po yung ka. Pinuntahan namin kung saan ang galing ang sinasabing binatong laruan. Sinubukan pa naming akyatin, pero ang hagdan, mahina na at imposibleng kayanin ang bigat ng isang tao. Sorry. Dahil sa nakakakilabot na karanasan, minabuti na naming magpatawag ng paranormal investigators. Tungod kay ang factor is naigugit siya directly with the poison arrow, so mo nang negative na siya. Hindi namin ipinaalam sa kanila ang mga kababalaghang nangyari. Hinayaan namin na imbestigahan nila ang lugar hanggang mayroon nga silang nakakasindak na revelasyon. Sir, may gabi, sir. Mayroon nga daw elemento na nagpaparamdam lalo na sa bahay ng dating tinitirhan ni Ivani. Pagpunta po namin sa likod, may na-feel po kami na mas malakas na energy. Parang more tangible? Oo. And we realize na it's another elemental po pala. Na based on sa questions namin sa owner, ano po pala, may pinutol po pala silang kahoy dito. And yung elemental is... Dito sa front. I think ito. Yeah, I think this yan. One. Yan. Diyan po siya nakatira. Nagalit siya na pinutol yung tirahan niya. So ngayon... Pumunta siya sa likod, ginawa niyang own niyang bahay. Anong elemental? Para po siyang... It was this... Malaki siyang... Yeah. Hairy. Ipinasuri din namin sa isang eksperto ang video kung may nakita bang kakaiba dito. Tap din yung angle na yun. Kung ako yung mag-edit nun, sobrang galing ko naman mag-edit niyan. Kasi ang hirap i-recreate yung quality ng... CCTV footage siya. Yeah. Isang factor din kasi yung CCTV footage siya. If ever na-edited man yun, sobrang patient. Kailangan maging patient. Pero malabo na edited siya. Eh, kanisya, ako nang gate control lang po. Okay. Ang video'y ipinakita rin namin sa mga paranormal researchers ng Cebu. Pinabulaanan nila na may kaugnayan ang elementong nakita nila sa kabilang bahay sa apartment nila James. Everyone is psychic in a way. It's just that we manifest this kinds of abilities in different ways. So sa case ni ma'am, she has this skill that we call psychokinesis. Yun yung ability na nagpapagalaw siya ng bagay telepathically with her mind. And ang nakaka-trigger doon is yung feelings niya or emotions. Ang asawa ni James na si Chai ay may psychokinesis daw. Siya pala ang may kakayahang magpagalaw ng mga bagay nang hindi niya alam. Ang nakikita naman ng bata ay hindi daw agta, kung hindi isang diwata na nakulong sa kanilang lugar. I think anytime na dumaan yung bata, kaya siya pumipikit is because... baka nakikita niya and she's not familiar with how they look in a way because they won't look like us. Ito yung ginagawa niyo kanina, sir. Para na rin sa kapanatagan ng loob ng mga residente ng lugar, minabuti ng grupo na magkaroon ng pagpapantas o cleansing. We're gonna cleanse this place. Not really cleanse, but para siguro put wards. Yung harang. Parang harang. There, harang din just to keep the energy, the entity inside. Hindi siya masyadong makakalabas. Not to trap him, para lang
to make him comfortable there. No, to protect kailangan. The people then. But to put, The words are supposed to be placed inside the rooms of the people and not sa ano sa entity na place. Oh. So it's the protection for the people. Mga karanasan ng mga residente sa compound, nakakakilabot man, pero ito ang naging daan para sila ay magkakakilanlan. Totoo man o katang-isip lang ang mga kababalaghang nangyari, makakabuti pa rin talaga ang pagkakaroon ng pananampalataya at pagdarasal sa may kapal. Atin ring isama sa panalangin ang mga kaluluwang ligaw na posibleng naghahanap ng paraan para makatawid sa kabilang buhay. The Pampakit. Itong Pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So hindi nyo na kailangan buksan. Ako yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine, okay? So ito ang tinatawag nating pampakit.